Hey everyone, this is Keij Ejercito and welcome back to my channel where I provide tips and tricks on how to survive law school and the bar exams. So kung ngayon lang kayo napadaan sa channel na to, I post here anything law related about law school, about life of a lawyer, or even kahit anong tungkol sa pag-aaral. So in fact, I just posted a video on chevening scholarship. So if you're interested about chevening, you may want to check that out. So chevening is a British government scholarship award for students like us who are aspiring to study abroad pero walang pera. So I'm here studying my LLM in Public International Law for free. So kung interesado rin kayo mag-aral sa ibang bansa at sa UK in particular, you may want to subscribe in this channel, like and share para maging updated kayo sa mga scholarships tulad ng chevening. For now, since naka-quarantine pa ako, at wala akong ibang magawa kundi manood ng pelikula, ng Netflix, naalala ko tuloy yung highly requested topic sa akin since last year. And that is my top 10 list of legal movies. Okay, so yan ang pag-uusapan natin ngayon. So here's the list of my top 10 most favorite legal movies. And in top 10, so hindi muna tayo pupunta sa pinaka-seryoso. So I'm gonna choose, ta-daan! Ano ba? Yeah. I'm gonna choose Liar Liar by Jim Carrey. So napakasimple lang naman itong pelikula na to. Nakakatawa lang siya. It's about a son na winish niya si yung tatay niya na si Jim Carrey na lawyer na hindi na makapagsinungaling ever. So, dun umikot yung storya, paano siya makakapag-lie while defending his client in court. So, wala. So, kung gusto mo na ng feel-good na movie na law-related pa rin, ito yung panoorin mo. So, in my top 10, I chose Liar Liar, a comedy film. But in my top 9, I am choosing... Ta-ding! Miracle in Cell Number 7. It's a Korean film na sobrang nakakaiyak as in hagol-gol levels ako dito. About to sa isang father na mentally ill na na-accused ng rape and nilagay sa kulungan. So, bilang law students, lawyers, syempre pinag-aaralan natin sa criminal law 1 yung mga exempting circumstances, mitigating circumstances, ganyan. Tapos, para mapapaisip ka, pwede ba yun na kinilong nila sa regular kulungan yung mentally challenged person? Tapos, after a few years, di ba, yung anak niya naging lawyer din. Tapos, parang pina-overturn niya isang final and executory judgment na. So, pwede ba yun? So, mapapadiscuss ka. Mapapaisip ka na parang, pareho kaya yung Korean system, Korean legal system sa Philippine legal system. Mapapansin mo na, uy, ba't yung judge nila parang ang dami sa atin? Hindi. So, makakapag-compare ka ng legal systems ng Korean sa atin. And that is nice because it will trigger research and curiosity. Okay, so kanina, nanggaling tayo sa nakakaiyak na Korean film. Ngayon, pumunta naman tayo sa American film, pero nakakaiyak din. And yan ay ang My Sister's Keeper. So, that's my number 8. So, actually, this movie is not really naman parang court drama or hindi talaga siya ganung level ng film. But, sa pelikula na to kasi may mga concept sa persons and family relations na matatalakay. Specifically, yung emancipation ng children. So, here, Cameron Diaz ay isang nanay na lawyer and yung anak niya na syempre minor, kinasuhan siya. So, pwede ba yon? Parang ward niya yung anak niya pero kinasuhan siya. So, paano yon? So, maganda yung ano dito, maganda yung concept actually. Ayoko lang i-disclose masyado but you must see this film. Sobrang ganda nito. In number 7, ta-da! Erin Brockovich. So, Erin Brockovich is a true-to-life story. The movie was starring Julia Roberts. It's about a single mom who asked her former lawyer to give her a job and binigyan siya ng trabaho as paralegal. And during the course of her work, may mga na-discover siyang mga documents leading to a bigger controversy. And yun yung contamination ng tubig dun sa isang local community. So, ang laki nung perang involved, damages involved, kasi malaking kumpanya yung kinalaban niya. Eh, paralegal lang naman siya. So, maganda to. Inspirational kasi parang from a single mom, tas babae, tapos law clerk, tas ang laking kumpanya yung kalaban. So, astig tong pelikula na to. Panoorin nyo. From Julia Roberts, we will now proceed to Tom Cruise with A Few Good Men. So,
this movie is inspired by true events. So, sabi nila, totoo daw na nangyari, pero yung iba sinasabi, hindi naman accurate yung facts. So, parang inspired by true events lang. So, parang on the job, ganyan. So, itong pelikula na to, syempre, ang setting nito, parang court-martial. So, nagkaroon ng trial dun sa military. Since military man yung involved, siya yung namatay, hinazing siya or na-code red, ganyan. So, yung mga involved ay mga military officers. So, court-martial yung ginawa. And si Tom Cruise, isa siya dun sa mga lawyers na nag-unfold ng mga bagay-bagay. So, na-disclose kung ano yung ginagawa ng militar during training, etc., etc. So, dito yung nagkainitan ng sagutan sila ni Jack Nicholson. So, nandito yung mga quotable quotes na parang, if you wanna know the truth, you can't handle the truth. Ganyan-ganyan. Kaya sagutan. Dito yung sa pelikula na yon. And, Diyos ko, you don't wanna miss this film kasi kung gusto nyo makita si Tom Cruise sa kanyang most glorious days, ito yun, dahil sobrang gwapo niya dito. My God! Diyos ko po, naka-military uniform pa, lawyer pa, lahat na, di ba? Okay, so coming from a very serious film, A Few Good Men, we will now proceed to my number 5 movie, and that is Paper Chase. So, Paper Chase is an old film, 1973 film pa siya. And it's actually a novel before it was turned into a movie. So, ang story nito ay about sa journey ng isang study group, mga first year law students sila sa Harvard Law, and kailangan nilang ma-survive itong si Professor Kingsfield. So, professor siya ng contracts law. So, kung may bar boys ngayon, ito yung original, I think, kasi ito yung storya din ng magkakaibigan kung paano sila nag-survive doon sa subject nila na yon. So, dito sa Paper Chase, makikita yung journey ng mga law students kung paano nagda-transition from yung hindi masyadong seryoso, bulakbol pa noong una, hanggang mag-transition siya sa pagiging maaral at mas seryoso at mas focus na law student, ganyan. Tapos, meron din siyang mga part ng tukol sa pagkakaroon ng jowa during law school kasi dito, yung bidang estudyante, meron siyang dinate na girl na apparently ay anak pala nung terror prof. So, exciting din siya. Kahit luma yung pelikula, huwag kayong mabore. Hindi siya nakaka-bore. Mukha lang boring tignan kasi luma na yung isura ng film. But the storyline ay sobrang nakakatuwa and inspiring. Kaya, panoorin niyo to. So, I think nasa Netflix naman siya. So, check Paper Chase out. In my top 4 spot is On the Basis of Sex. So, this is a movie derived from the life of the late Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg. So, isa siyang justice sa US, babaeng justice, one of the few, I think second yata siya na babae na naging Supreme Court Justice. And so, pinakita dito yung struggle niya from law school days niya sa Harvard hanggang maging lawyer siya, maging professor siya, hanggang yung struggle niya hanggang maging Supreme Court Justice. So, pinakita dito na ang hirap maging law student noon. Pagbabae ka, mahirap maging lawyer noon. Pagbabae ka. So, kung interesado ka sa transition or evolution ng women's rights pagdating sa courts and sa law, panoorin mo to. Since this is a true-to-life story, after watching this film, mapapa-research ka talaga tungkol kay RBG, kay Justice Ruth Bader Ginsburg, kasi sobrang brilliant niya. Bucket list ko na ma-meet siya sana, kaya lang she passed away na sayang. Pero ang dami niyang nagawa tungkol sa women's rights sa US. Siya yung nag-pen ng mga decision upholding equality, gender equality, upholding women's rights. So, siya lahat yon. I-research na siya. Maganda siyang inspirasyon. Maganda siyang idol. At sobrang cool niya, actually. So, naging icon na nga siya, diba? Ang tawag na sa kanya, Notorious RBG. Pero yeah, panoorin niyo to, especially mga babae, para ma-inspire kayo lalo. Okay, so we're now down to top 3. At ang number 3 ko ay ang Primal Fear, starring Richard Gere and Edward Norton. So, this film is just, alam niyo yun, as in like, wala akong masabi kasi ayokong mag-spoil. Hindi talaga siya pwedeng ikwento. Pero sige, short background lang, ito ay tungkol sa isang murder case committed by an altar boy na si Edward Norton. So, pinatay niya yung isang pare. And then, tumakas siya. Tapos habang tumatakas siya, televised sa buong mundo. Kasi syempre, parang bishop yata yung napatay niya, if I'm not mistaken. So, kitang-kita sa TV. And si Richard Gere, isa siyang prominenteng lawyer na ambulance chaser.
So, siya yung nag-lawyer para kay Edward Norton. So, mga law students, alam niyo ambulance chaser, di ba? So, nag-abang-abang siya sa mga balita, ano yung mga sikat na murder cases. Tapos, siya yung maglalapit para doon, para mag-lawyer, para sikat din siya. Dahil, syempre, sikat yung balita, di ba? Mababalita rin siya. So, si Richard Gere, siya yung nag-lawyer para kay Edward Norton. And, yun na. Doon na nagsimula ang storya. At, grabe. Balitaan niyo ako, please, kung natapos niyo na. Paki-comment sa baba kung anong reaction niyo kasi ako ganito lang. Ganda. Pero orin niyo. Nasa Netflix ba? I'll check kung nasa Netflix. Baka naman. Check niyo. Ayan, so after ko ma-excite na panoorin ulit yung Primal Fear, medyo na-torn ako kasi naalala ko na ang number 2 ko ay ang Fracture. So ang Fracture ay sobrang ganda din na pelikula. Gusto ko rin ulit panoorin. My God, dami ko yata papanoorin. May 2 days pa ako sa quarantine. So, yung Fracture naman ay starring Anthony Hopkins and Ryan Gosling. My God, ang guwapo ni Bebe Boy. O, diba? So, si Ryan Gosling here ay lawyer. Tapos si Anthony Hopkins, siya yung suspect ng murder ng kanyang asawa. And bilang brilliant siya as a person, siya din yung nag-lawyer para sa sarili niya. So, sa US court system kasi pwede. Basta mag-waiver ka. So, hindi siya niya kailangan ng lawyer. So, sarili niya lang din yung dinefend niya. Tapos si Ryan Gosling yung prosecutor. So, ang ganda ng court scenes dito kasi ang talino nilang dalawa. I remember, pinanood namin itong movie na to nung first year law student din kami. Tapos, after nitong pelikula na to, puro kami debate. So, ito yung mga klase ng pelikulang masarap panoorin kasi hindi siya yung after ng pelikula. Tapos na, after mapapaisip ka na para tama ba? Ganito ba? Ganyan. So, dito ang naging question namin sa dulo na I hope if you watch this, mag-comment din kayo kung ano yung opinion nyo. Kung meron bang double jeopardy o wala. Nag-attach ba yung double jeopardy o wala. So, yun yung discussion namin nung law students pa kami. At feeling ko hanggang ngayon parang yun pa rin yung discussion pag pinanood mo pa rin to. So, sobrang maganda tong Fracture. Mapapaisip ka. Nakatrigger siya ng legal mind. So, this is a must-watch film. Check this out. So before we proceed with my number one movie, I would like to share my Bar Boy. So syempre, bago tayo pumunta doon sa number one, meron tayong isang pelikula na special na dapat hindi na siya kailangang i-rank pa. Kasi ito lang yung natatanging movie sa Pilipinas, specially dedicated for law students. So dito, pinapakita sa movie na to yung struggle ng isang barkadang sabay-sabay nag-entrance exam. Tapos, sino-sino ba yung nakapag-law school, ano nangyari sa kanila during law school. As in, like, first year to fourth year, pinakita yung journey. And it was shot in San Beda, kung saan ako graduate. So, feel na feel ko talaga siya. So, kung gusto niyo mapanood yung buong reaction movie ko tungkol sa Bar Boys, ilalagay ko siya dito sa taas para makita niyo yung reaction ko. Plus, alin dyan yung totoo. Alin dyan yung hindi nangyayari. And panoorin niyo yung Bar Boys. Nasa YouTube naman yan. And panoorin nyo din yung action video ko for more tips, okay? So, here's my number one. Okay, so excited na ba kayo kung anong number one film ko? Diyos ko, feeling ko nahulaan nyo na. So, my number one movie is, of course, Legally Blonde. Wala nang iba. So, ito yung pili ko lang. Diyos ko, kahit nakapikit, natutulog, nagre-review, nag-exercise, kahit ano yata ang gawin ko at ito ang background. Mapapalingon at mapapalingon talaga ako kasi hook na hook talaga ako sa Legally Blonde. So gusto ko tong movie na to kasi light lang siya. So parang feel good film lang siya. Wala siyang bigat. May ang magaan siya panoorin at nakakatuwa siya panoorin. Pero aside from that, kaya ko siya gusto din kasi inspirational siya. Kasi diba sa pelikula na to, si Elle Woods, isa siyang dumb blonde na walang naniniwalang kaya niya mag-Harvard Law. So, itong pelikula na to, para siya sa mga katulad natin na nagda-doubt din sa sarili natin kung kaya ba natin. Ang dami sa inyo na nagme-message siya kan attorney, kaya ko ba to? Hindi naman ako magaling, hindi naman ako matalino, hindi mataas grades ko nung college, pwede ba ako mag-law school, ganyan. So, gawin yung inspiration sa Elle Woods. So, dito, di ba, parang pinakita naman na hindi naman talaga naturally matalino si Elle Woods, pero dahil ginusto niyang makapasok sa Harvard, she worked hard for the LSATs. And nung nakapasok siya, nabokya-bokya siya sa resit, ganyan. Like most of us,
Pero after nun, natutunan niya kung paano maging focused, paano mag-aral, maging seryoso sa pag-aaral, pero without losing herself. Kasi minsan naman kahit mag-law school ka, hindi naman dapat natatapos doon. Kailangan yung personality mo nandun pa rin, huwag din masyadong serious. Kasi baka nakakalimutan mo nang mag-enjoy at masyado ka nang stressful sa pag-aaral. So dapat ay chill ka lang, but at the same time, you know your boundaries, you know your goals, and focus ka sa mga ginagawa mo. And I think yun yung lesson ng Legally Blonde 1. Aside from Legally Blonde 1, syempre gusto ko din yung Legally Blonde 2. So bakit ko gusto yung Legally Blonde 2? Because Legally Blonde 2 is about bill drafting. So diba dito, pumunta siya sa Washington DC kasi gusto niyang magkaroon ng Bruiser's Bill. So bill para dun sa aso niya. So dito pinakita kung paano yung bill drafting process ng United States. So kung gusto niyong matutunan yung bill drafting nila at i-compare siya sa bill drafting process natin sa Pilipinas, panoorin nyo yung Legally Blonde 2. Ako aliw na aliw ako kasi syempre, diba, that's my former work. So I used to be a legislative lawyer. So yung process ng bill drafting, kinukumpara ko sa isip ko habang pinapanood ko yung Legally Blonde 2. Kaya nakakatuwa. And syempre, ano din yun, tungkol din dun sa aso. And hindi nyo na naitatanong, ang Legally Blonde ay ang aking creative shot ng graduation ko sa Beda. So, ginaya ko yung outfitan, although hindi pink. So, that completes my list. Those are my top 10 legal films. So, if you have recommendations, suggestions, violent reactions, please comment them below. I would love to read your suggestions and watch those films. So, pero sana kayo din may napulot kayo sa listahan ko. Okay, so, this has been Keij Ejercito. Don't forget to like, subscribe, and share this video to your friends. Happy watching and happy aral! Bye! Nod na!